Noong nakaraan, gumawa ako ng chicken nuggets at gustong-gusto ng mga anak ko. Nag-request sila na gumawa daw uli ako at para mas masarap, partneran pa natin ito ng fries and cheese sauce. Pag natikman mo ito, para ka na rin kumain sa isang sikat na fast food. Ang kaibahan lang, hindi ka gagastos ng mahal. At perfect combination talaga itong fries and chicken nuggets with cheese sauce. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Una natin gawin itong ating chicken nuggets. Kailangan natin ng 2 piraso ng patatas, balatan natin ito at hiwain ng pa-cubes at pakuluan. Same procedure and same ingredients din ito sa nakaraan nating ginawang chicken nuggets. Mas kaunti nga lang yung gagawin natin ngayon. After na mapalambot yung patatas, kasama ng bawang at sibuyas, ilagay natin ito sa food processor para maduro. After nito, isali natin sa isang bowl. Next, igiling naman natin yung ating 1/4 kilo na chicken breast. Pwede rin pala kayo gumamit dito ng giniling na manok. Wala lang kasi akong nabili. Buti na lang, nandito ang aking kaibigan na maggigiling. Pinapadali niya talaga ang trabaho ko. Ganda ng pagkakagiling niya, oh, pinong-pino. Pagsama-samahin na natin ang ating mga sangkap at maglagay na rin tayo ng mga pampalasa. Paprika, black pepper, garlic powder, brown sugar at asin at i-mix natin itong mabuti. Ngayon naman, gagawa tayo ng design para sa ating nuggets at may 2 paraan para makagawa tayo. Una, gagamit tayo ng piping bag at yung isa naman ay gagamit tayo ng ating mahiwaga at malinis na kamay. Kailangan natin maglagay ng cooking oil sa ating kamay para hindi dumikit yung ating gagawing chicken nuggets. At sa napili kong design, gumawa pala ako dyan ng iba't ibang numbers, letters, and shapes. At para naman sa paggamit ng piping bag, gumawa uli ako dito ng ring shape. Nag-try din pala akong gumawa ng iba't ibang shape dito at ng straight line. Parang fries yung kinalabasan niya. After nito, ilagay sa freezer ng mga 1 oras para tumigas. Kailangan natin ito para madali natin siyang malagyan ng coating. Dapat maging ganito yung itsura niya, yung nahawakan na siya ng buo. Para sa pang-coating, gagamit tayo ng 2 itlog, timplahan na ng asin at paminta, flour at breadcrumbs. Sa pagko-coat naman ng ating nuggets, unahin natin i-dip sa flour, next sa egg at breadcrumbs. Gawin natin ito sa lahat. After nating ma-coat lahat, sa isang kawali, magpainit tayo ng mantika. Hindi naman kailangan na deep fry, basta enough lang na ma-cover ng mantika yung kalahating part ng ating nuggets. Hindi pala lahat ito ipiprito ko kasi medyo marami yung nagawa ko. Ang lulutuin ko lang yung kakainin namin ngayon. Once na mag-brown na, ay okay na po yan, luto na, hanguin na natin. Para sa ating homemade fries, kakailanganin naman natin dito ng 4 pieces ng patatas. Hindi na ito kailangan pang balatan, kaya make sure na hugasan lang ito ng mabuti. Slice lang natin ito ng ganito kalalaki. At para sa coating ng ating fry, simple lang, sa isang ziplock, maglagay tayo ng 1/4 cup flour, pepper, sugar, at salt. I-mix lang natin ito ng mabuti at ilagay na sa ating hiniwang patatas. After na ma-coat na ang lahat, dito sa ating pinagpritohan ng nuggets, dito na rin ako magpiprito ng ating homemade fries. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-brown, ahunin at iset aside. At ang huli nating gagawin ay ang masarap at simpleng cheese sauce. Magtunaw lang tayo ng 1/8 ng butter, then maglagay tayo ng 1 tablespoon flour. Lutuin lang natin ito at pag napansin ninyo na ganito na yung kulay ng ating butter and flour ay okay na po yan, mag-add na tayo dito ng milk. Yung milk pala na ginamit ko dito ay nag-mix lang ako ng 1 1/2 cup water, then nag-add ako ng 3 tablespoon ng powdered milk. At para mas cheesy, mag-add din tayo ng 1/2 cup grated cheese. Para sa pampalasa, maglagay tayo ng asukal, paminta at asin. Nag-add din ako dito ng 1 teaspoon cheese powder para magkakulay itong ating ginagawang cheese sauce. I-mix lang natin ito ng mabuti at pag ganito na yung consistency ay okay na po yan, patayin na natin ang apoy. Timplahan lang natin ng salt yung ating fries para mas masarap. Sa mga ingredients pala na ginamit ko para sa chicken nuggets ay nakagawa ko ng 45 pieces. O diba, sobrang dami. Ito talaga ang perfect combo na siguradong magugustuhan ng lahat. Wala pang 200 pesos ang nagastos ko dyan. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.